Magsitayo na po ang lahat. Viva pong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Dinggin ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Ako ang muling pagkabuhay, wika ng Panginoon. Ang sino mang manalig sa akin ay mabubuhay kailanman. Viva pong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Dinggin ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, buong puso mong ipinagkaloob sa iyong mga matapat na lingkod ang kadakilaang maging banal na iyong ikinalulugod. Ipagkaloob mong mag-alab kami ng ningas ng iyong Espiritu Santo na siyang pumuspos sa kalooban ni San Felipe Neri sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, dumating sa Cesarea si Haring Agripa at si Berenice upang bumati kay Pesto. Nang matagal-tagal na sila roon, inilahad ni Pesto sa hari ang tungkol kay Pablo. Si Felix ay may iniwan ditong isang bilanggo. Wika niya, "Nang ako'y nasa Jerusalem, isinakdal siya sa akin ng mga punong saserdote at ng matatanda ng mga Hudyo at hiningin parusahan siya. Sinagot ko sila na hindi ugali ng mga Romano ang magparusa sa sino mang nasasakdal nang hindi muna nagkakaharap ang magkabilang panig at nagkaroon ng pagkakataong makapagtanggol sa sarili ang nasasakdal. Kaya't nang dumating sila roon, hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Kinabukasan din, ipinatawag ko sa hukuman ang taong iyon. Nang magkaharap-harap sila,
Sila na may hindi nila ipinagsakdal sa anumang mabigat na pagkakasala na inaakala kong ipararatang nila. Ang pinagtatalunan lang nila ay tungkol sa kanilang relihiyon at sa isang taong ang pangalay Jesus. Patay na ang taong ito, ngunit ipinipilit naman ni Pablo na siya'y buhay. Hindi ko malaman kung ano ang gagawin sa bagay na ito. Kaya tinanong ko siya kung ibig niyang sa Jerusalem siya litisin. Ngunit tumutol si Pablo at hiniling na ipaubaya sa emperador ang pagpapasya sa kaniyang usapin. Kaya't pinabantayan ko siya upang ipadala sa emperador. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy, may luklukang matatag sa kalangitan. Panginooy, may luklukang matatag sa kalangitan. Panginooy, papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan. At huwag mong lilimutin yung kanyang kabutihan. Panginooy, may luklukang matatag sa kalangitan. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran, kung gaano ang distansya, gayon-gayon ang pagtingin sa sino mang nagkasala. Panginooy, may luklukang matatag sa kalangitan. Ang puon nga ang nagtayo ng trono sa kalangitan. Mula doon sa nilikhay, magaharing walang hanggan. O purihin ninyo siya, kayong mga anghel ng Diyos, kayong mga nakikinig sa Kanya'y sumunod. Panginooy, may luklukang matatag sa kalangitan. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, Alleluia. Espiritu'y magtuturo ng aral at pagkukuro ni Jesus na ating guro. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang muling napakita si Jesus sa mga alagad niya at nang makakain sila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa mga ito? Opo, Panginoon,
Nalalaman ninyong iniibig ko kayo, tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang aking mga batang tupa. Muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Ani Jesus, pangalagaan mo ang aking mga tupa. Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat makaitlo niyang tinanong, iniibig mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang aking mga tupa. Tandaan mo, noong kabataan mo pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Sinabi niya ito upang ipakilala kung papaanong mamamatay si Pedro at sa gayoy mapararangalan niya ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Atin pong purihin at parangalan ang ating poong Jesus Nazareno. Pagkatapos ng 3 taon, pagkatapos ng 3 denials, at pagkatapos ng 3 tanong na narinig natin ngayon sa Ebanghelyo, oras naman ng commitment. Si Pedro bilang alagad ay kinilala ni Jesus ng 3 taon ng kasama niya sa kaniyang lahat ng gawain. Sa loob ng 3 taon, nakilala ni Jesus ang kahinaan at kalakasan ni Pedro. Sa loob ng 3 taon, nakita ni Jesus Nazareno ang laman ng puso ni Pedro. Ano ba ang ugali ni Pedro? Ayon sa mga pagsusuri at nakalagay sa mga kaniyang mga pagtugon kay Jesus, si Pedro po ay impulsive. Sa ating lengguwahe, paladesisyon. Yan bang mabilis ang kaniyang isip? At sa pag-iisip niya, bigla siyang nagdidesisyon na hindi niya alam kung ang desisyong iyon ay tama o mali. Ang mahalaga, siya ay nagdesisyon. Kaya sa kaniyang karanasan at sa karanasan na kaniyang nakita kay Jesus, ipinakita niya kung gaano siya katapang. Subalit sa harap ng pagsubok, siya pala ay bibigay. Kaya yung 3 taon na yon ay 3 taong pagpupursigi upang ipakilala niya na siya ay makasalanan na sumusunod sa isang guro. Na ang gurong ito ang siyang magbibigay sa kanya kung anumang kapatawaran ang dapat niyang matanggap. Ito si Pedro. Ibang-iba
sa tunay na kalalagayan ni Kristo bilang Diyos. Si Jesus na hindi tumingin sa kasalanan ay binigyan siya ng kaligtasan. Redemption, restoration. Jesus restored Peter. Ibinalik niya si Pedro sa tunay na diwa ng kanyang pagtawag unang-una sa lawa ng Galilea. Ngayon naman ay tinatawag siya upang pangalagaan ang kaniyang tupa. Iniibig mo ba ako? At nakita natin at narinig kung papaanong nalungkot si Pedro sa response na kaniyang ginawa dahil kailangang ulitin. At alam po natin na sa lengguwahe ng kasulatan, kapag ang isang salita ay inuulit, meron itong napakalalim na bagay na gustong ipahiwatig at gustong ipaalam sa lahat ng nakikinig. Kaya inulit-ulit ito ni Jesus ng 3 beses upang ipakitang ang commitment na hinahanap niya ay hindi lamang commitment na pang isang araw. Kung hindi pagtatalaga, kung hindi commitment pang habang buhay, hindi sapat ang 3 taon. Kapag tumugon sa Diyos, kailangan ito ay pang habang buhay. Nakasagot na si Pedro at nakita natin na sa kaniyang pagsagot sa Diyos at pagsunod sa salita ni Jesus, kamatayan ang naging kapalit nito. Ipinakita at sinabi ni Jesus ang klaseng kamatayang kaniyang tatanggapin. At hindi iyon malayo sa lahat ng sumusunod sa kaniya. Iniibig mo ba ako? Nasaan ang sandalan at sandigan ng pag-ibig? Commitment hanggang kamatayan. Hindi sinabi ni Jesus sa anumang pamamaraan na ang sumusunod sa kanya ay magkakaroon ng napakagandang buhay. Lahat ng mga alagad na sumunod sa kanya ay namatay para sa misyon. Iniibig mo ba ako? Marahil ang salitang pag-ibig o pagmamahal ay ang salitang most abused, misused, overused, dahil ang tao ay dinadaan lamang sa pakiramdam, hindi dinadaan sa commitment ng buhay. Tayo pong lahat na tinawag ngayon ng Poong Jesus Nazareno ay tinatanong rin kung iniibig mo ba ako. Kung iniibig mo ako, sumunod ka sa akin. Hindi pwedeng iibig lang tayo sa Diyos. Iibig lang tayo kay Poong Jesus Nazareno kung tayo ay nasa magandang kalalagayan. Commitment ay walang pinipiling emosyon, walang pinipiling sitwasyon. Ang commitment ay forever enduring. Kaya dapat din tayong magpasalamat sa ating Diyos kung sakaling tayo ay dumaranas ng mga bagay na hindi umaangkop sa ating plano, sapagkat ang mga iyon din ay kasama sa plano
upang tingnan kung gaano tayo committed sa Diyos na tumatawag sa atin. Ang pagtugon sa Diyos, ang pagtugon sa Kaniyang salita na sumunod ka sa akin ay pagtugon hanggang katapusan. Aware tayo doon na mahal kita dahil hindi dapat ganon ang ating maging salita. I love you because nagmamahal ka kasi mayroong magandang bagay. Papaano kung yung magandang bagay ay pumangit na? Diba dapat ang sinasabi natin, I love you in spite of. Mahal kita sa kabila ng, hindi yung mahal kita dahil. Mahal kita sa kabila ng. Iniibig mo ba ako? Opo, iniibig ko kayo. Minahal tayo ng Diyos sa kabila ng ating kasalanan. Minahal tayo ng Diyos sa kabila ng ating limitasyon. Minahal tayo ng Diyos sa kabila ng pabago-bago natin ng isip. Ganon magmahal ang Diyos, magmamahal at tatatak sa puso ng taong bukas sa lahat ng bagay. Kaya po ang Ebanghelyo ngayon ay isang hamon sa lahat na paulit-ulit nating isipin at dalhin sa ating paglabas ang salita at tanong ni Jesus na iniibig mo ba ako? Sana sa Biyernes na ito, sa aking pagdedeboto sa mahal na poong Jesus Nazareno, ay luminaw ang aking tugon at tutugon ako sa kaniyang salitang sumunod ka sa akin. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, bunga ng pagkaunawang isinugo tayo sa misyong katulad kay San Pedro, hilingin natin sa Diyos Ama na palakasin ang ating pananampalataya. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ang Santo Papa at lahat ng may katungkulan sa simbahan, naway gabayan ng banal na Espiritu, manalangin tayo. Ama, pagpalain mo ang iyong bayan. Ang mga mag-asawa, naway magkaroon ng matalas na pakiramdam sa pangangailangan ng bawat isa at maging maligaya sa kanilang pagsasama, manalangin tayo. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ang mga makasalanan, naway makatagpo ng pag-asa at lakas ng loob sa pagpapatawad ng Panginoon kay San Pedro, manalangin tayo. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ang mga may sakit at nababagabag, naway makaranas ng presensya ng Panginoon sa gitna ng kanilang mga pagdurusa at paghihirap, manalangin tayo. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ang mga yumao, mahal natin sa buhay, naway makatanggap ng liwanag, kaligayahan at kapanatagan, manalangin tayo. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ama naming nasa langit, isinugo mo ang iyong anak upang iligtas ang mundo sa pamamagitan ng gawain ng iyong simbahan. Palakasin nawa ang aming loob ng halimbawa ni San Pedro upang magsikap kami para sa pagpalaganap ng iyong kaharian sa lupa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat.
Jesus Nazareno, alakatinapay sa tanan ay nagbibigay buhay. Biyayang kaloob mo ay aming inangalay, aming ngiling pagpapalat, buhay na dalisay. Pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa aming paghahain ang pagpupuri at pasasalamat ay lagi nawa naming magampanan ng buong galak na sambahin ang ngalan mo at paglingkuran ng kapwa-tao gaya ng ginanap ni San Felipe Neri sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Felipe Neri ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang inuukol kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Sana o sana sa kaitaasan, sana o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Sana o sana sa kaitaasan, sana o sana sa kaitaasan, sana o sana sa kaitaasan, sana o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan niyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito
sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang Makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumain niyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus ang tunay na umiibig at wagas na umiibig sa tanan. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. May the body and blood of Christ give you safety.
Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo, at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Diyos, inibig, inibig kita, hindi dahil lamang sa aking pag-asa na aking makamtan ang langit kong pita at hindi rin dahilan sa aking pangamba na kapag ikaw ay hindi ko sininta ay apoy ang aking kakamting parusa. O Jesus, narito ang dahilang tunay ng aking pag-ibig na lubhang dalisay. Dahil sa sala ko, bungay mo ay inalay sa krus ng mahapdit, dustang pagkamatay. Tiniis mo'y pako, sibat at paghalay, pawis, kirot, sakit na walang kapantay. Tunay na marapat na kita'y mahalin, O Jesus na lubhang nagmamahal sa akin. Di dahil sa langit na aking mithiin, o takot sa apoy na lubang malagin. Di dahil sa gawad na nais kong kamtin, hindi dahil dito kita iibigin, kung paanong ako ay iniibig mo, gayon din ang aking pag-ibig sa'yo. Ang tanging dahilan ng lahat ng ito ay pagkatarika at tunay na Diyos ko. Tunay na Diyos ko.
Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga ministry, organisasyon, at samahan po ng ating simbahan na salubungin ang pagdating ng imahe ng Mahal na Birhen ng Lourdes sa darating na Mayo 27, 2023. Bukas po ito, araw ng Sabado, sa ganap na ika-apat at kalahati ng hapon, alas 4:30 po ng hapon. Ang ritual ng pagtanggap at banal na misa ay sa ganap na ika-5 ng hapon. Mananatili po ang imahen hanggang sa June 3, 2023, araw po ng Sabado. At ang misa ng pamamaalam ay sa ganap na alas 12:15 ng tanghali. Makiisa po tayo at maraming salamat po. Mga paalala po sa mga nagsisimba, pinaaalalahanan po ang lahat na huwag maging kampante sa banta po ng COVID-19. Bagkos, dapat po nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot po ng tamang face mask. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Subunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kamang iyong pinapagsalo sa banal na pakikinabang, ay lagi nawang manabik na tumanggap sa pagkaing nagbibigay buhay, katulad ng naging pananabik ni San Felipe Neri sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan na tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasin din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin.
Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.